E tanungin naman natin ang ating contender number 3 from Visayas na si June Denopol. Hi, yes. June. A country singer ng Mandawi City. Yes, June 48, pwede rin itong pangkalaho kung si single ka ba, kuya? May partner ako. Yun, hindi. Hindi siya single team. Ay, nomad lang onliners. Taken. Taken. Ilan na po ba ang asawa ninyo? Ay, isa lang po. Isa lang pala. Isa lang? Anak na lang. Ilan po ang anak? Anak tatlo. Tatlo. Tatlo na. Ilan ano to? Lahat babae, lahat lalaki? Isang babae, dalawa lalaki. Ilan taon na? Yung pinakabunso, 3 years old. Ay, yung pangalawa? Yung panganay, 20 na kapin. 20? Mom, hindi 20. Eh, yung pangalawa? Yung pangalawa, 18. 18? Okay. Malalaki na rin. Oo. Okay. Oh, oh. Pero nabalitaan natin, kayong daw dalawang mag-asawa ay laging magkasama kung saan saang lugar. Okay. Ano bang pinupuntahan nyo at lagi kayong may biyahing dalawa? Katulad ng lugar sa Bohol, sa Leyte, tsaka sa Negros. Punta rin kami, dadayo kami doon. Pag anong may, ginagawa nyo doon? Pag may singing competition, wow. Sasali kami doon. Wow! Talagang dinadayo nyo to para sumali? Opo. Bakit ganun? Bakit kailangan dinadayo nyo talaga, kuya? Dinadayo namin kasi ito ang passion namin, ang pagganta. Kahit manalo man o hindi, basta makasali, okay lang, masaya na kami. Experience yung maganda. Pero doon sabi mo nga, manalo matalo. Pero pag kayong dalawa sumali sa contest, sino yung mas madalas na nanalo? Oh. Yung asawa ko siguro. Kasi mas bata sa akin, bata. Ah, mas bata sa'yo. Bata. Ganun ba yun? Pag mas bata, mas magaling? Siguro, yung mga matatanda siguro, medyo dihado na. Ganun ba yun? Depende siguro. Depende. Saan larangan. Oo. Oo, kasi nga, kaya kayo dumadayo, eh, yun yung pinaka-income. Source of income. Yun ay hanap buhay ninyo. Ganun din, matatawag din na hanap buhay. Oo. Kasi may pagnanalo, may uwi. May na premyo. Pag hindi nanalo naman, so minsan, uwing luhaan, pero happy naman. Gano'ng kadalas kayong rumaraket ng contest, singing contest? Pag yung buwan ng April at saka May, kahit mga araw-araw, araw-araw lalaban kami. Pero malaban. Pag walang singing contest, anong ginagawa nyo ng asawa? Nag-deliver ng school supply sa mga sari-sari store. Wow, may ganun pala. Oo. Ano ba yung school supply nyo? Pakyawan kayo o may supplier na dinideliver nyo lang yung paninda nila? Binibili lang namin sa palengke, tapos i-deliver namin sa tamang presyo sa mga sari-sari store. So, nag-wholesale kayo, tapos ibinibenta nyo ng tingi sa mga yes, school po, sir. Oh, po, sir. May ganun mabilidad. Pala. Correct. Oo. Pero, paano nangyari one time ay natutulog daw kayo sa waiting shed? Ano bang experience nyo? Bakit kinailangan nyo matulog sa waiting shed? Kasi, kadalasan matatapos ang singing competition, madaling araw na. So, pagpunta namin sa Pantalan, wala pang biyaheng barko papauwi sa Cebu. So, galing kami ng Bohol. So, wala pang biyahe kasi ang first trip, 3:30 in the morning. So, darating kami sa Pantalan, siguro mga 1 o'clock in the morning. So, kailangan namin magpahinga muna sa waiting sheet, terminal, para lang maghintay sa first trip nga barko papunta pa uwi. Yung pala. Pero sa mga ganyan pagkakataon, okay lang basta kasama mo yung mahal mo sa buhay? Okay din, kasi para nagdalawang isip ka pa doon ah. Ano ba? Ano ba? sabi lang na daw, kahit saan ka matulog, gaano katagal maghintay, basta kasama mo ang mahal mo sa buhay. Okay lang. Okay lang masaya kami. Para sa pamilya. Okay, clear yan. Mismo. Pero ito, nandito ka na sa tawag ng tanghalan from waiting shed sa mga terminal. Nandito ka na, anong pinaglalaban mo at sumali ka dito? Pinaglalaban ko po yung pamilya ko. Sana manalo ako. Kung hindi man, okay lang. Laban lang, diba? At maraming nangyayari dun sa mga contenders natin dito, manalo o matalo. Yes. Basta masaya. Totoo. Thank you, Kuya June. Thank you so much, June. Salamat po. Good luck. Hi, Pamilya. Subscribe to ABS-CBN, It's Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!